Ito magandang topic natin. Itong usapin natin sa about flooding, no? Flooding and deforestation. Bakit nga ba? May napansin lang ako, no, tungkol sa mga flooding or baha. Baha sa ating bansa. Di ba, nag-o-occur yan, siyempre, 10 to 20 years, sometimes nakakalimutan na natin. Pero dahil may internet na, pwede niyong i-search kung dun sa lugar na yon ay bumaha na ng ganyang kagrabe. Let's say, go back, no? Search 10 to 20 years. Dun sa lugar na yon, di na huwag mention ang lugar, ha? Basta may nakita kayong lugar na lumubog. Tignan niyo kung lumubog na rin yun dati. Most probably, lumubog na. Ibig sabihin, same problem 10 to 20 years ago. Same problem. Tapos, same agony, no? Same pictures, no? Lahat. Same reklamo na hindi sila nalagaan ng gobyerno o hindi sila winarningan, no? Puro ganun. Parehas na parehas din. Marami rin namamatay. Bakit nga kaya? Bakit nga kaya ganun? Mababa yung lugar, eh. Nire-reclaim uli siya ng earth. Nire-reclaim siya. Kasi maaaring yung lugar mo ay spillway. Spillway ng mga tubig galing bundok. No? Tapos ayan na yung sisihan. Sabi, wala kasi ng puno sa bundok. Dahil, ano na, pinutol na. Kaya bumaba na yung tubig. Dapat sana, kinuha na dun. So, pwedeng mangyari din meron din talaga ng umaani ng mga kahoy sa mga mountains natin, let's say sa Sierra Madre Mountains. Pero yung lugar na yon, doon talaga nag-i-spill, eh. Mababa talaga yung lugar na yun, eh. Kaya lagi siyang bumaba, eh. Sometimes yung lugar na yon ay parte pa ng ilog mismo. Maybe iniisip mo ilog, di ba? Ilog. Sa thinking mo, dapat ang ilog pare-parehas lang ng luwag? Ganun ba? Di ba minsan bumubuka yan? Minsan ang ilog ay hindi naman pantay pa bumubuka. Ang ginagawa ng tao, no? Ang ginagawa ng mga developer, ng mga matalinong developer na yan, kakainin yung ilog, tatayuan ng condominium, high-rise building, no? Dahil sasabihin nila, sobra na, eh, oh? Sobra naman na, eh. Pwede na natin tambakan at gawin natin high-rise building or subdivision. Sementuhin natin. Eh, hindi mo naman talaga makokontrol ang nature, eh. Sa ilalim ng lupa yan, eh. Magtayo ka ng maski anong building dyan, kahit na anong pundasyon. Uukayin yung ilalim yan kasi malambot yan, eh. Tignan nyo nangyari sa Indonesia last week. Di ba? Nagkaroon ng earthquake. Nagkaroon ng liquefaction o liquefaction. Alam niyo liquefaction, yung pag nagyumayanig yung lupa ay nagiging parang tubig ang lupa. Nagiging parang tubig, umandar yung mga building nila. Lalayo, 600 meters, umandar yung mga building. Nawala sa pwesto. So hindi natin talaga pwedeng kalabanin ng nature. Kahit gano'ng pakagaling ang tao, hindi natin pwedeng kalabanin ng earth. Kailangan sumunod tayo sa galaw ng earth. Tayo ang rumespeto sa kanya, hindi yung earth ang susunod sa tao. Hindi mangyayari yun. Meron pa tayong ano, ah, ang tao, ah, meron pa siyang ginagawang ano, eh. May balak pa siyang puntahan ng Mars at puntahan ng Moon. Balak pa natin yan. Tataka ako, no? Balak nating punta magkaroon ng colony sa Mars at sa Moon. Pero ang homelessness, ang poverty, hindi natin malaman kung paano solusyonan. Ang inequality, hindi natin masolusyonan kung bakit konting tao lang ang napakayaman at ang mga tao ay sobrang hirap. Hindi natin masolusyonan yun. Pero gusto natin i-colonize ang Moon at Mars. Diba? Galing ng logic, ano? Tapos kahit sa Amerika,
Kahit sa mga sa Amerika, marami ng homelessness ngayon dahil sa rising rental at sa low wages, di ba? Minsan mga veterans pa, mga war veterans pa ang naapektuhan. At syempre, may problema rin tayo sa mga health at sa opioid, opioid crisis, yung mga prescription drugs. Tinitake ng mga tao na sabi nila legal ito dahil galing sa doktor, ganyan-ganyan. Na-addict sila doon kasi mga synthetic drugs na. Meron din tayong vlog para doon sa opioid crisis. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa mga disasters. So, balak ng mga matatalinong tao ay minahin ang hindi lang magtayo ng ng colony sa Mars and Earth, ay sa Mars and Moon, kundi miminahin ito. Miminahin natin ito. Bakit kamo? Return of investment. Ibig sabihin, hindi tayo magko-colonize doon nang walang balik. No, business, capitalism pa rin kasi may mga yung mga companies na magsisimula niyan ay meron din silang mga stocks, no? So, bebenta rin nila yan. Ayoko na lang sabihin ng mga company names na yan, pero alam niya, napakasikat na ng mga yan. Sila ang mga front runners kapunta sa ating space exploration. Napakagaling nila sa mga astronomy, space exploration. Wag lang sa poverty, at saka sa homelessness. Talagang sa kanila yon invisible. So, sa moon daw, magmamine daw ng helium-3. Helium-3. Ang helium-3 daw ay parang 1 pound lang. Kaya tayong bigyan ng kuryente ang buong mundo. 1 pound lang daw. Kaya raw bigyan ng kuryente ang buong mundo. At hindi raw radioactive. Wala daw byproduct na radiation. Yun. Ganda, no? Promising, no? Helium-3. Sa Mars naman daw, magmimina rin tayo. Di ba meron tayong code of honor, di ba? May code of honor tayo sa space exploration. Paano pag may nakita tayong life form? Halimbawa, may nakita tayong life form sa Moon or life form sa Mars. Anong gagawin natin? Paano kung itong life form na to ay bacteria? Bacteria pa lang. Ito ba ay pababayaan natin? Iiwanan na natin? Pababayaan ba natin sila na mag-flourish o ituloy na yung buhay nila? Ang sabi ng mga explorers natin, magigiting nating explorers, ay hindi! Kailangan natin ibalik yung investment natin. Tutuloy pa rin natin ang pagmimina. At ito pa, mga balak nila doon, magdadala sila ng nuclear weapons at pasasabugin ang mga ice caps para magkaroon ng tubig at magkaroon ng warming. Kasi malalamig malamig ang Moon, malamig ang Mars Kailangan nilang painitin. Nasabi nila magagaling daw tayo magpainit kasi ito lang ang planeta natin. Global warming na Ang galing na nating manira ng planeta, di ba? So, dadali natin itong talent natin sa Mars. Mars na ngayon ang paiinitin natin. Galing, ano? Galing. So, nakita nyo, pati yung honor, yung code of honor sa exploration ay wala na. This is really about return of investment and mining. Diba? Pero pagkikita niya, yung mayayamang tao, yung mga mahihirap na tao, meron din silang depression. Meron din silang depression and anxiety, ganyan. Kasi mahirap sila. So, syempre, nakatira ka sa kalye. Araw-araw, hindi mo alam, wala kang safety, di ba? Yung mahihirap, nakatira sa kalye. May depression talaga. Gutom. Tapos, delikado pa buhay nila sa mga addicts. Kasi sila mismo, naging addict na rin. Kasi kailangan nila ng something para mawala sila sa reality nila Sa reality nila na wala silang bahay, homeless sila, walang suporta, wala silang support group.
kahit na nandun sila sa mga bantang napakayayaman, superpower countries, pero hindi sila magawa ng paraan. Tapos ang mayaman ganun din, di ba? Ang mayayaman din, kahit na sobrang yaman, may depression din, may anxiety rin, kahit may mga sobrang sikat. Parehas lang din. Sabihin yung mayaman, nasa kanila na lahat, nasa kanila na yung proteksyon, nasa kanila yung mga resources, lahat ng yaman na lahat ng luho, pero depressed pa rin. Parehas din ng mahirap. At ang gamot nila ay parehas din, di ba? Opioids, benzodiazepines, yan pa rin ang mga gamot nila. Mga Xanax, mga clonazepam, ganyan. So, kahit ano palang hawak mo, parehas din pala tayong sitwasyon, di ba? Parehas pa rin, magiging parehas pa rin ang sitwasyon natin, magiging equal pa rin. Pero, bakit hindi nagtutulungan, di ba? Bakit hindi nagtutulungan yung dalawa? Parang may boundary, parang may gap. May social gap. So, I guess, dun tayo magaling sa mga gapping, no? Mga borders, ganyan. Hindi talaga actually one planet, one home. So, sa dami-dami nating mga advancements, marami pa rin tayong mga hindi kaya, mga tao. Hindi pa rin natin kaya yung, wala pa rin tayong solid cure sa AIDS, sa cancers, pero mind-boggling pa rin sa atin yung cancers. Kasi bawat cancer daw ay iba-iba. At bawat AIDS daw ay iba-iba din klase ng virus. So, marami pang sakit dyan na hindi natin kaya. So, hindi pa rin tayo ganun kagaling. Tapos, ang mga drugs na naimbento natin ay masama rin sa katawan natin. Pero, dahil meron ding mga businesses na pharmaceutical businesses, so pinupush nila itong mga to. Kahit na yung mga drugs ay mga addicting drugs. So, meron din tayong upcoming na vlog about prescription drugs and drug abuse. Yan. Meron din tayo dyan. So, ito parang descriptions lang to ng mga future vlogs. Ganitong klaseng vlogs, ah. So, environmental issues. Diba? Global warming. So, hanggang ngayon, nagtatalo-talo pa rin yung both sides. Kung ang global warming ba ay natural phenomenon. Kung ang global warming ba ay kagagawa ng tao. Kasi yung mga big companies ang sinasabi, kailangan lang daw nating mag-survive and that's it. Mag-survive sa global warming na ito kasi part daw ito ng cycle ng mundo. Tamo? Galing, ano? These are reputable companies na nagsasabi na it's part of the earth na mag-init. Alam nyo, pag tayo nag-init ng 10 degrees, ewan ko lang kung maraming mabubuhay pa. Kasi yan ang forecast nila eh, 10 degrees. Which is ano, ah? Kung nagka-40 na tayo ngayon, 50 na yun. Alam ko, nagsisinkwenta sa Saudi Arabia. Kaya lang sa Saudi Arabia, lahat ng kwarto may aircon. Eh sa mga third world countries, kung wala kang aircon, patay ka. Diba? Kagaya natin, hindi naman lahat ng tao dito sa Pilipinas naka-aircon eh. Pero hindi kagaya sa Saudi Arabia, nandun ako, lahat, parang kasalanan ang walang aircon. Ganun dun. Kasi hindi ka talaga makakatulog. Hindi ka makakatulog kung wala kang aircon dun. Dahil 50 degrees eh. Imagine ninyo kung anong 50 degrees ha. Bawa naka-aircon ako sa kwartong to. Pag lumabas ako dyan, sa labas ng 10 seconds, 10 segundo, pati underwear ko, basa. Ganun ang 50 degrees. Ultimo underwear mo, basa in 10 seconds. Believe me, 10 seconds only. Hindi talaga livable ang 50 degrees. Tsaka 50 degrees, wala nang pasok ang mga nagtatrabaho sa labas. Sa Saudi, ah, wala nang pasok. Yung mga nagtatrabaho as a police or as a postman or as a
desert worker, yung mga naghuhukay ng pipelines, hindi na pwede sa 50 degrees. So, hindi natin pa rin malaman kung paano natin i-issuehan tong environment or global warming kasi walang may gusto. Walang may gusto. Ultimo yung mga pinapasang batas ngayon ay anti-environment. Kagaya ng mga halimbawa, nakikita nyo na pag ang tao nag-isip, pag sinabi mong development or pag sinabi mong land use, kung ang lupa mo sinasabi nilang may development, is usually may structure, may building, sementado, may mall, ganyan. Pero pag ang lupa mo ay farmland or forest or bakanting ektaryang lupa na tinubuan na ng mga puno, syempre tutubuan niya ng puno eh. Lalo na sa atin, dalawa tropical country, mayaman, madali lang tumubo ang halaman dito. Ang tatabihin ng gobyerno dyan is idle land. Idle land or lupang walang gamit. Walang silbi. Hindi nila tinitingnan na may mga puno na nagpo-produce ng oxygen at nagbabawas ng mga carbon sa hangin. Hindi nila nakikita yun. Nakikita lang nila ay lupang walang silbi. At sabihin nila, mas maganda pa gawin natin tong car park o gawin natin tong mall. O sa ngayon, car park muna, masimentohan lang para kumita, ganun. Actually, tignan nyo yung mga taxation ng idle land. Idle land plus 2.5% on top of your basic land tax. 2.5% is added. Dahil ang lupain mo ay idle. Yan tinatawag na idle land tax. Look it up. Tignan nyo sa internet. Karamihan ng mga bansa, naggagayahan lang sila dun dito sa idle land tax na to. Parang ini-impose nila na pag may lupa ka, lagyan mo ng structure, lagyan mo ng building. Parang ganun. So, ang kaisipan talaga ng tao is not for the environment, but for capitalism. For business. Parang, magkaroon lang ng sobrang yaman, ganun. Eto pa. Tungkol lang, balik tayo ulit rin sa ating colonization ng Mars or Moon. Palagay nyo, kaya natin to? Kaya ba ng tao ito? Kaya ba natin tumira dun? Sa Moon or sa Mars? Alam niyo sa Moon, mas okay pa kasi ang Moon, tatlong araw lang ang biyahe. Pero ang Mars is 2 years. Sabihin na natin, 2 years round trip, ano? Sabihin na natin ang pinakamabilis na biyahe dyan. Pinakamabilis, pag nagtatapat-tapat ang Earth-Mars, nagtapat, kasi umiikot, di ba? Nag-orbit tayo, di ba? Meron time na mahalos pinakamalapit na yan, 8 months. 8 months ang one way niyan, papunta dun. Ang delay niyan sa communication is 15 minutes. Pag tinext kita, pag ikaw nasa Mars, tinext kita, 15 minutes bago makarating yung text ko dun sa'yo. Ganong kalayo. Meron siyang 15 minutes delay. Diba? So, tanong dyan, kaya ba natin talagang tumira dun? Bakit hindi natin subukan tumira muna sa disyerto? Bakit hindi natin subukan muna tumira sa disyerto? Kasi ang mangyayari pag napunta ka sa Mars or sa Moon, enclosed capsule ka pa rin eh. Enclosed pa rin eh. Hindi ka naman mag-aasa sa environment eh. Wala na, ibang air pressure doon, ibang radiation doon, ibang, wala namang hangin doon, walang oxygen. Kailangan nasa parang capsule ka. Walang atmosphere ang Moon, walang atmosphere ang ang Mars. So pagka may dumating na meteor, talagang aabutin ka. Hindi kagaya dito sa atin na may atmosphere tayo na pag dumating yung mga rocks, 'di ba, nagbabaga, nagiging meteor, hindi umaabot sa lupa. Hindi tayo naabutan, pero doon, diretso doon. Bobombahin ka talaga ng mga roon, ng mga rocks. So ang tataka lang kasi ako,
hindi man natin kayang hintuin ang paglaganap ng disyerto. Kasi marami tayong disyerto nag-expand eh. Yung Gobi Desert. Ito sa may Mongolia, sa pagitan ng China at Mongolia, yung Gobi Desert dyan, ang laki niyan eh. 1 million square kilometers. At nag-expand yan taon-taon. Nag-expand yan at around 10,000 kilometers. Itong Gobi Desert na to. Hindi natin mapigilan. Sabihin, wala pa tayo talagang technology para hindi tayo ganun kagaling. Kasi mga disyerto natin, hindi natin na, hindi natin kayang gawa ng paraan. Hindi natin sila mapahinto sa expansion nila. Diba? So, paano pa kaya, ano pa yung mangyayari sa atin kung pupunta tayo sa ibang planeta? Of course, sabihin nila exploration, maganda yan, maganda. Kaya lang, marami tayo pa masyadong problema dito. Tsaka buhay na buhay pa ng Earth. Yung Earth natin is buhay na buhay pa. Kaya pa natin ito sagipin. Diba? E samantalang yung Moon at saka yung Mars, patay na yan eh. Patay sila eh. Patay na sila eh. Bakit pababayaan mo yung buhay pa na pwede pang salbahin, pwede pang itong mundo natin, pwede pang salbahin. Tapos pakikilaman mo yung alam mong patay na, matagal nang patay. Gusto mo pang buhayin at napakalayo pa niya. Saka yung magagastos na pera dun, no? Kung gagastosin lang dito sa mundo natin. Ang ganda, di ba? So, yun lang po para sa segment natin ng One Planet, One Home. Peace, mga